Ahoy YouTube and welcome to Tune R Reacts. Today, gagawa tayo ng reaction video dito sa bagong episode ng Kamen Rider or bagong series which is the Kamen Rider Revice. So, this is the 50th series or franchise ng Kamen Rider from the Kamen Rider series. So, mga tokusatsu fans dyan na nag-aabang, meron ng episode 1 ng Kamen Rider Revice. Nasusubukan natin gumawa ng reaction video regarding dito sa episode 1. Tingnan natin kung ano yung mga baon ngayon ng bagong Kamen Rider na to. And before we start, uunahan ko lang kayo for a disclaimer. This is a spoiler video. Okay, so simulan na natin. So, yun. Settings, nagsimula 1971, somewhere in South America or Latin America. May isang archaeologist na nakakita ng isang mysterious stamp and na-tempt siyang i-stamp sa braso niya. So, most likely dito magsisimula yung story. 1971, 50 years, like the Kamen Rider series. So, ang settings nitong series na to is this year, 2021. Okay, gracias, dead man. Or gracias, dead to man. So, yun yung sinigaw nila. It seems yun yung pangalan nung villains or yung army, dead man. May resemblance siya. Yung costume seems more on Mexican style yung outfit nila. Pwede ko silang tawagin dead man's mariachis. Revice system no kaihatsu joku wa akuma o motte akuma o sei shimashou. Yushikakusha wa mitsukatta no ka. Yun, so aside from the Dead Man's Army, meron pang another set of armies which is the Phoenix. So they created a device that can fight Dead Man's Army. The thought is, yun, we're going to fight devils with devils. Okay, so ito yung bida natin, si Igarashi Iki. Siya yung next na Kamen Rider. Check natin kung paano siya magiging Kamen Rider later on. Yung character niya so far is very jolly. May parang skill siya ng pagka soccer. Isa siyang soccer player, something like that. So tinitingnan ko lang dito sa character na to, no? Even though may pagka jolly yung dating niya, wag sana yung overreact yung dating para at least hindi naman matakpan yung yung pinaka-sense nung story per episode. Sometimes hindi niya naging down nung ibang series, yung mga character na masyado nag-overreact, masyadong kenkoy yung dating. So, doon napuputol yung interest. For me, ganun ko lang siya nakikita. Well, check natin kung paano tatawid yung character niya all throughout the whole series. Okay, another setup here is yung family ni Iki Igarashi ay nagpapatakbo ng isang bathhouse business. So kung mapapansin nyo, yung setup nila together with his family is nandoon sa loob ng bathhouse. At hindi yung bathhouse spa na alam nyo, ha? No! God, please, no! No! No!
So ito na yung logo nila for the 50th Kamen Rider series. So isa doon sa ano sa inclusion ng family nila ng Igarashi family is si Daiji. Okay, si Daiji yung second son na kasama daw sa Phoenix Research Laboratory. Mukhang isa siya sa mga army na lalaban sa Dead Man's Army, of course. So yung style ngayon nung pagsamon ng mga monster or yung mga kalaban per episode is by stamping their victim with this yun nga, yung sinasabi nila vice stamp. Kakaroon ng contract between the devil once na natatakan ka nung vice stamp. And then yun nga, masasamon nga kung anong creature, kung anong animal ba or something yung naka-ukit doon sa vice stamp. Okay, so yung tatay niya dito, no, it seems that ano siya. Siya siyang aspiring vlogger or tiktokeris or gumagawa siya ng YouTube shorts. So from here, he's trying to pull a video clip na unusual. Okay, here nilabas na nila yung ano, may mga pinangalanan na silang mga vice stamp. So merong megalodon, eagle, mammoth, brachio, lion, kamakiri or grasshopper, tera, kong, and jackal. So may mix siya between dinosaurs and some animals and insects dito sa vice stamp na kasama. So may usual common rider concern dito. So hindi lahat pwedeng gumamit ng rider belt device o ng driver. So from this case, kung hindi niya kayang i-tame daw yung devil, yun nga, lalabas yung contract and magsasummon siya ng monster. Ang weird lang, gamit lang kasi nila yung ano, no, for the army revolver. Where I'm expecting for an advanced weapon for this one. Okay. Parang balik na data yung damit niya. So parang sinasabi dito meron bawat yun nga, meron tayong, which is in reality naman, there's a devil inside in our heart. Yun, kaya there's sometimes we made mistakes. Ginagawa mo. Come on!
Okay, so this is the first henshin na lumabas tong Kamen Rider na to. Honestly, para sa akin mukha siyang cotton candy. Yung motif, of course, Rex. So, galing siya sa T-Rex. Somewhat, yung mga hard plate niya is the glossy ones. Well, this is another Kamen Rider na naka parang pastel-like yung kulay uli nila na nilabas. This time naman, pag nag-henshin siya, dalawa sila na magta-transform. So, together with his devil companion. So, medyo marami pang katanungan regarding doon sa concept ng henshin. Bakit yun yung tube? Anong purpose ng tube? Bakit ganun siya nagta-transform? Yung questions din, bakit pinakita yung heartbeat? Anong purpose nun? So, armor change din yung datingan niya. Since maraming variation yung pwede nilang gamitin. Medyo odd lang siya sa simula. Hindi siya yung the usual Kamen Rider design na nakikita natin. And in pastel color. Well, maybe baka madala naman siya nung story. In line with this color concept. Actually, yung professor mo ang magdadala rin ng story, ha. Medyo may something doon sa character niya na magbibit-bit doon sa pagka-interest ng story. So this time, nagsimula ngayon siya sa weapon na battle axe instead yung typical na sword and gun ng isang Kamen Rider. Okay, so yung finishing move nila, Rex stamping finish, Rider kick base style, parang merong malaking stamp na papalibot doon sa binti. For me, maganda yung yung finishing move niya. Yan, for the form, sabi nga ni Professor, Kamen Rider Revice, si Iki is yung Revi. And yung isa naman, yung devil, is si Vice. So, pag na-transform sila, technically sila ay magiging Kamen Rider Revice. So far, I'm good with the fight scene for the first episode. Okay, medyo marami nga lang mga katanungan na kailangan pang i-discuss siguro sa mga susunod na episode itong series na to. And also, huwag natin kalimutan yung si Daiji. So, supposed to be, he will become the Kamen Rider Revice with his training and yun nga, candidate nga siya to become a Kamen Rider. But, fortunately, nagkaroon siya ng hesitation and hindi natuloy. And let's see kung ano mangyayari sa kanya, kung meron bang arc na mangyayari sa kanya. And so far, I think mukhang si Vice lang yung medyo madaldal or makulit so far. Yan, tignan natin kung paano magtatakbo yung plot twist nitong series na to. And that's all for the Tune R Reacts. So don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more episodes. Until next time, here in Tune R, join me and watch more. Henshin.